Yahoo! Happy New Year! We're back! Ikaw, partner, kumusta naman ang naging Christmas and New Year mo? Okay naman. Kumain ako ng maraming. Halata naman, di ba? Hindi pa rin pala natutunawan. Kinain ko isang buong pakwan eh. Hindi ko alam, ninunguya pala yun. Ninunguya pala yung kinain ko siyang buo, partner. Sabi ko, kaya ko yan. Ayan tuloy, laki ng chan ko. Diba? Lumalaki ng chan ko, no? Parang you're on the fifth year. Yes, fifth year. May abdun malidad pala. Nakakaloka, fifth month, partner. Fifth month na. Oo, at balita sa huling ultrasound ko. At ako ito, hindi pala siya dalag. Hindi siya tilapia at hindi siya tulya. O, diba? It's a baby. But I still don't know if it's a girl or it's a boy. Yeah. At tabayan natin, mga kaibigan, kung magiging boy o magiging girl. Correct. Ba ang baby ni Nicole Liana. Tama. O, happy holidays. Kaya ko sinabi yan kasi I'm sure may mga holiday fats pa ang lahat. Ayan. May hangover pa rin hanggang ngayon. Oo, nakahang ang fat sa mga katawan dahil ang daming kinain noong panahon ng Kapaskuhan. At syempre, ngayong araw na ito, mga kaibigan, isang desisyon na naman. Isang desisyon. Isang sorry episode. Po, hindi pa po. Isang galing yung desisyon. Hindi pa po siya kumakain. Ang huling kain niya po, tubig baha. At ito ang epekto. Ito po ang epekto ng bonggang-bongga. O ano? Isa na namang edisyon. Edisyon. Yung pala yung gusto mong sabihin. Isa na namang edisyon. Isa na namang episode. Isa na namang bonggang-bonggang... Talastasan. Talastasan. Tanong yung mga epekto naman, partner. Yung pag-inom ng tubig baha, ganyan na nangyayari. Epekto ng tubig baha yan. Try mo lang tubig kanal. Baka nakakatalino, di ba? So anyways, isa na namang edisyon ng Tambalan dito sa DZRH at sa RHTV. Happy New Year po sa inyo at naway maging bongga itong bagong taon na ito para sa ating lahat. At syempre, bilang unang bonggang pasapot ng Tambalan ngayong 2013 sa inyo, mga kaibigan, special bisita natin ang kanina pa kinakikiligan ng maraming mga kababaihan dito sa studio. Ay nako, nakakalurkey talagang makapiling itong napaka-espesyal na bisita natin. Talagang nakalimutan ko nga buntis ako, partner. Noong nagpakilala siya sa akin, siya, hello, Shea. Nakakaloka! Buti na lang wala yung asawa mo dito, partner, kasi kung nagkataon. Ay, ano pa, ito na nga, dumaan pa dito sa booth. Sabi ko, ba't ka nandito? O, malis ka! Pinaalis ko ang asawa ko kasi napakagwapo po ng aming unang pasabog for this year, aming espesyal na bisita dito sa DZRH at sa RHTV. Walang iba kundi si Mr. Manhunt International 2012, Mr. June Makasaer. Nako, ang tabayanan niyo yan, mga kaibigan. Maya-maya lamang. Pero bago yun, syempre, partner, nag-level up ang talino natin ngayon. Ay, talaga? Oo. Nakadagdag ang mga sebo na lechon na kinain mo, di ba? Para maging matalino ka. Bakit? May baon ako. Ay, go. Pero bago ako, ikaw muna. Ladies first. Ah, sige. Ladies first. Alam mo ba, partner? Na si Walt Disney. Mm-hmm. Diba? Si Walt Disney, kilalang ano, kumpare ko yun sa inuman eh. Talaga? Oo, yan. Mo, magaling yan, mayaman yun, partner. Yan yung mga friends ko, mga mayayaman. Diba? Si Walt Disney, diba, ang pinaka-main character niya ay si Mickey Mouse. Yan, isa sa mga ano talaga, sikat na character. Corrected sa Walt by, Disney, si Mickey Mouse. Of course, in fact, kung hindi siya yung first mm-hmm. yata na create niya. Mm-hmm. Pero alam mo ba na si Walt Disney ay takot sa daga? Takot siya sa daga. Takot siya sa daga. Si Mickey Mouse. Ewan ko, siguro addict si Walt Disney. Hindi ako sure, baka nakainom nung krenaig niya si Mickey Mouse. Pero parang kahit natakot siya sa daga, mm-hmm. parang feeling niya na parang yung mga tao mas makaka-relate mm-hmm. sa mga daga kasi sympathetic creature daw ito. Yes, kal sympathetic. Sa... Ha? Talaga? Umpisa ko, bawal ako mahilo. Talaga? Oo. Siguro, kung takot sa daga si Walt Disney, parang siguro kung gagawa ako ng daga, parang he made it appear na hindi siya nakakatakot. Oo. Diba? Cute siyang daga. Kasi kung tutusin, nakakatakot naman talaga yung daga eh. Correct. Pero bakit ganun? Pag si Mickey Mouse, hindi tayo natatakot sa kanya, natutuwa tayo sa kanya. Kinokollect natin siya. Correct. Nagsusuot tayo ng Mickey Mouse ears, diba? Yung mga ganun. So, parang it's just like, Walt Disney is just like saying, you have to face your fears. Diba? Yan. Kapag may takot ka daw, kailangan eh, i-face mo yung mga takot na yan. So, yung ginawa niya. Oh. Feeling ko minsan lang nga, partner, i-guess natin si Walt Disney dito. Hindi, try natin kung buhay pa siya, ha?
Hindi ko lang sure. Mamaya, partner, yung pampatalino mo, mamaya mo i-share. Ah, sige, mamaya. Oo, kasi may, mas gusto ko nga. Ipaalala mo ba, kasi makalimutan ko, may side effects pala, partner, yung pag-inom ng tubig bahay. Ay, wag. Kasi ipapaalala ko sa'yo mamaya. Pero bago yung dagdag kaalaman mo, partner, syempre, makakapiling po natin against si June Makasaet. Kaya antabayanan nyo po yan, mga kabisyo. Talaga wag excited na kami. Huwag kayong syempre, kasama ang tambalang Chris Chuper at Nicole Yala. Dito lang sa RHTV. At sa DZRH. Hi, I'm Pastor Edwin Tugano ng Alabang New Life Christian Center. Nais ko kayong imbitahan sa isang programa na makapagbibigay ng mensahe ng pag-asa sa inyo. Alam niyo, sa buhay, marami tayong kinakaharap, maraming pagsubok, ngunit ang salita ng Diyos, the Word of God, will bring you life and breakthrough and miracle. Kaya nais ko kayong imbitahan sa programang ito, This New Life, every Sunday, 8 to 9 p.m. Magkita-kita po tayo doon. God bless. Pagkatapos ng eleksyon, ano na ba ang ating aantayin? Pagkatapos ng mga kantahan at awitan sa entablado, ano na ba ang aabangan natin? Pagkatapos ng sangkatutak ng magagandang salita, ano na ba ang titingnan natin? Ano pa edi matupad ang mga pangako nila? Oras na ng paniningil at ang programang sisingil, tutok lang sa RHTV! Sagot sa Bayan! Nagkakalimutan na ba ang mga maniningil ng bayan, sina Da Junior Dennis Antenor Jr., ang panyera ng bayan, Attorney Reyna Seco, at Ninyo Bonito Padilla? Sagot sa Bayan! Nagkakalimutan na ba? Linggo, alas 9 ng umaga, dito sa RHTV! Para sa inyong gustong singilin na politiko o mga lingkod bayan sa kanilang pangako, type lang sa inyong mga cellphone, RH, space, ang pangalan ng politiko, space, ang mga pangakong gusto mong singilin, at isend sa 2600. Mr. and Miss DJ! Wow. Pag ganun-ganun ang screen, ha? Nakakaloka! Happy New Year! Kusta? Medyo alam namin ang pagbakasyon kayo na matagal-tagal kasama ng inyong pamilya at inyong mga kapatid. True, laluto lang halong Eklubo. At syempre, umpisa na naman ng isang bagong taon at grabe talaga ang RHTV at ang DZRH. Pasabog agad, di ba? Yung kagad ang... Alam mo, sadali ah. Kalma ka lang, hindi ako wala. Kalma hindi ba, ka lang, huwag mo masyado ipalit. Sorry. Hindi ba ako kalmado? I'm trying my best. Hindi, naisip ko kasi, ganito partner. Naghanap ako sa ano, sa mga nagregalo sa atin ng Pasko. Oh. Sabi ko, saan kaya dito yung gift ng DZRH at ng RHTV? Skull ko, naghanap din ako. Tapos sabi ko, ay wala. Ngayon naintindihan ko na kung bakit. Ito pala ang regalo nila. Ang unang guest. Ah. Ang unang guest para sa bagong taon, pasabog, regalo nila sa akin to. Bakit ka makasama dito sa interview to? Gusto ko magbalik tayo ng upuan? Hindi. Kasi baka pag nandiyan ako, hindi ako makapagpigil. So, dyan ka lang. Sige, ako tagapag-awad po sa kasakyan. Nakapag-awad. Hindi mo mapigilan ang mga pangyayari maya-maya. Nakakalurky. Grabe talaga mga kabisyo. Katulad na nabanggit namin, award-winning ang ating espesyal na bisita para sa araw na ito. Dahil makakasama po natin, makakapanayam natin ngayong araw na ito, mga kaibigan, ang poging-pogi. Oy naman, no? Ang tululaway pag nakikita ni Nicole. Corrected by ang, nung nakita ko palang ang pangalan, feeling ko gwapo na, kaya ni-research ko sa internet, images, tas nakita ko naka-trunks, tas ang tagal ko sa CR kasi in-ice cream pilik mata ko. Ay nako, hindi na po namin patatagalin pa. Syempre, welcome to DZRH, welcome to RHTV, June Makasaet. Yay! Hi, June! Hi! Gusto mo
mo pala tayo naupuan? Hindi. Kasi pag nandiyan ako, baka mamaya, lumipat ako doon, di ba? Mamaya ako nalang pala yung mag-isa sa sopa. Kayo na yung magkatabi. How are you, June? Okay naman. Maganda yung pasok ng taon. Talaga? Maganda din ang pasok ng araw na ito dahil nakita ko. Huwag ka masyadong tumitingin sa akin. Madali ako ma-fall. I'm married and I'm pregnant. Baka makalimutan ko. Nakakalurkin. Sabi ko ikaw, Liala, kanina kung pwede lang daw pong itago yung tiyan niya para hindi mahalata. Sabi ko nga, sabi ko, ito pa yung guess natin. Ba't hindi ako nagkulo? Nakakainis. hindi ako nakapaghanda. Ayan. Si June Makasayat, mga kaibigan, ay Manhunt International winner. Yes. Na ginanap sa Bangkok, Thailand. Kailan yun? November 9. Ah, so fresh na fresh pa. October 9. Ilan ang mga kasali dito sa international competition? 53 countries. Wow, 53 countries. Bongga. Ilan ang Asian? Siguro mga 7. 7, madami. Mga 7, marami. 7 or 10. Mga. Sige nga, kung magaling ka, name 7 Asian countries. Ang ganda, naman dagdagan. May patanong-tanong ka ba kung ilang Asian? Bakit? Wala, kaya mo bang Asian. Ah, di ba? 7 Asians tapos yung ang galing. Kasi tapos, sabi nila, di ba, pag Asian talaga, iba yung dating pag dumating sa competition. So, kahit diba, sa mga sa Miss Universe pageant, pag sinabing Asian, may ano agad yan, may plus may factor dating. Agad. Oo. Kaya nung tinanong ko kung ilang Asian doon, marami pala. Eh, mas malaking ano, napakalaking ng pagkakataon na, di ba? For June na makapasok na madama na wow, taga Pilipinas. Naisip mo ba na ano, na mananalo ka, or was it for fun, or enjoy ko lang. Tapos inisip, medyo. Syempre, alam naman nag-join ka para matalo. Inisip ka, sana matalo ako, hindi naman ganun, di ba? Hindi ka mainisip na matalo. Oo, hindi. Pero nandun na ako, ginawa ko na yung magagawa ko. Sabi ko, nandito na ako eh. Sabi ko, game. Oo, enjoy ko, enjoy ko lang. How were you chosen? Meron bang manhunt sa Philippines? Manhunt Philippines, nagka-competition dito. Ah, okay. Was it your first pageant na sinalihan? Ah, hindi. Yung una ko is summer. Meron kaming summer na Century Tuna. First runner up ako. Super Buds. Sino yung kalaban mo doon? Si John. John Seneca. John Seneca. Sino yun? Ninong ko yun eh. Anyways, si Spain Hour. Oo, si Spain. Si Spain Hour. Ah. Pero si June, mga kaibigan, ay iba, tubong Batangas. Batang correct ka. Yes. Ikaw ba sa Batangas, sumasali ka na rin ng mga ganyan? Hindi. Pangalawang competition ko lang yung manhunt. Ah, okay. So, yes. Hindi ito yung parang bata ka pa lang, nag-join ka sa mga competitions. Bakit? Hindi ko na alam eh. Parang di mo naisip na pogi ka pala or hindi mo naisip kasi, na or wala nag-push sa'yo, yung ganon. Kasi nagmo-modeling na ako. Tapos nakita ko yung mga friends ko, sumasali sa competition. Mm-hmm. So sabi ko, ba't hindi ako sumali? Nagpapaganda rin ang katawan. Tapos nagmo-model ako. Tama. Try ko, sabi ko. And nanalo ang Century. Tapos galing, no? First time that you joined, first runner-up ka pa. Tapos nagdumiretso yung Fashion Week. Tapos biglang nandun na ako sa Thailand. Tapos pagbalik ng Pilipinas, panalo na ako. Ang galing, di ba? Parang bilis naman ang mga pangyayari. Bilis naman. Sali ka kaya sa quiz, B. Baka manalo ka rin. Wala lang. Total swerte ka naman, di ba? So, lubos-lubusin mo na. Hindi, wait, tatawagan ko. Baka sali ka sa minute to win it. Malay mo. Bagong show yun. Gusto ko yan. Malay mo. O, di ba? Kasi may mga talagang nagkukumahog, sumasali. Yung iba from the time that they were young. Alam mo yun? Parang build up na eh. Pero ito, di ba? Wow. Saan ka nagkaroon ng formal training? Sa modeling. Doon na lang talaga. Nahahasa na lang ako doon. Parang lakad ka dyan, tapos may show ka. Paano ka nag-start as a model? Ito ba yung tipong bumibili ka ng sagot gulaman? Ay, pogi, pwede maging model. Dati kasi may lumapit sa akin ganyan sa Cubao. Sabi niyo, ay, pwede ka maging model. Tapos ninervous ako. Sabi ko, naku, piperahan lang ako nito. Hindi naman, niloloko lang. Mga ganun. Kasi may mga ganun kwento. Di ba, ang dami nag-start sa ganyan eh. Nasa restaurant, as a crew, tapos nakita. Ikaw, what's your story? Sumama lang ako sa friend ko na mag-go-see. So, nag-go-see siya. Hindi siya nakuha ko yung nakuha. Dalawang show. Pero wala kang intention. Try lang. Sumama lang ako. Sama ka. Okay, sama ako. Ang malamang mag-aaway na kayong dalawa ngayon. Hindi, mag-best friend kami. Mag-best friend kayo. Kasi yung lesson learned, huwag kayong magsasama ng kaibigan na may itsura sa go-see dahil baka hindi ka pansin eh, di ba? Talaga, so ikaw yung nakuha. Tapos from then on, nagbabasketball pa rin ako. Tapos tinuloy-tuloy ko na lang. Sabi mas marami yata ako nakuha ang pera dito kaysa sa pagbabasketball. So malaki ang kinita mo. Sa modeling, magkano yung TF na nakukuha mo? Pag minsan isang show,
minsan 12, 5. Wow. Partner? Depende sa show eh. Depende sa show. Depende sa organizer, depende sa sponsor. Depende sa budget. Ang galing. Sa bagay, kung halimbawa, bawang ang sponsor, di syempre wala masyadong budget. Pero kung halimbawa, mga high-end, di ba? Kung new placenta, o di ba? O bongga yung mga ano dyan. Maganda budget dyan. Were you able to finish your studies? Yes, o mas, yes. Ay, ikaw na, di ba? Tapos mo pa yung pag- Ay! Ay, naku, June! Kasi binulong po sa akin ni Nicole Yala kung hindi daw po nakapagtapos na pag-aaral si June. Pag-aaralin ko po siya. Ipagpapatuloy po ni Nicole pagbabay ng tuition. Tama, di ba? Di pa nang galing. Second degree siya. Okay, okay lang naman. And kanina po, off ka mga kaibigan, tinanong din po ni Nicole kung may mga kapatid daw po si June. Hindi, concerned lang naman ako kasi syempre, education is the key to success. Kung may mga kapatid siya na kamukha niya. Kailangan kasi magkaroon ng background. So kaya tinatanong mo. Oo, yun. Pero it's a good thing, di ba? Napagsabay-sabay mo yung pagmamodel. At the same time, you were able to finish your studies. Yes, and pagbasketball pa. At pagbabasketball pa, o, di ba? May question and answer ba dun sa... Manhunt? Casual lang, casual. Bigla lalapit sa yung organizer, parang tanungin ka. Ganun lang. Wala yung parang katulad na sa ibang pages na meron isang question. Kasi ano siya, model search siya, personality, mga pagdadala ng damit, ganun. Talaga model search siya. Hindi siya yung like ng pageant na parang question and answer. Oo. Pero dun, 9 days ka, tinitingnan ng tao. Kasi, 9 days kang ginajudge. One day ka magkamali. One day ka malate, one day ka makamali, minus points ka. Tapos nalaman ko sa pageant, alaman ko sa Sweden is 1 point lang. Oh, si Sweden is first runner-up. First runner-up ko siya. Ano kaya yung ikinilang mo? Ano kaya yung nilamang mo? Sa modeling kasi ginawa ko, in-apply ko doon. So, first time in Manhunt history, nagdala ng papel tsaka ballpen. Sinusulat ko yung mga ginagawa namin. Tapos, organized ka. Yun ang naging advantage mo sa kanya. Oo. Sabi ko, ganito mag-work. Inaasal pa ako ng mga foreigners. Sabi, what are you doing? Doing your assignments? Oo, bakit ka pa nagna-notes? Sabi ko, yeah, I'm doing my assignment. This is how we do it in Philippines. Wow. So, huwag kayo makialam dyan lahat. Sorry, wala kayo pake. O, diba? So, nakita nila that you really want it and that interested. You're really dedicated. Yes, o, diba? Yes. Kasi may pag-notes na nalalaman. Ang galing. Hindi ka ba natakot nung first time na sumalang ka sa isang modeling o sa isang rampa na harap na at napakaraming tao? Mm-hmm. Nung una, nalamig muna ako kasi topless pa agad yung first round. Topless agad yung unang sabak mo. Sana tinawag mo ako tapos I'll give you a hug, one hug. Ako mother to be. Diba? Ganun naman yun. May mainit na pagmamahal na isang soon to be nanay. Come to mama. Diba nakakapanlamig nga naman yun. Pero diba, you weren't scared at hindi ka rin nahiya kahit na topless agad and unang sabak mo yon. Hindi naman. Confident naman ako kasi I was playing basketball. Parang syempre, kailangan confident ka sa ginagawa mo. Mm-hmm. Parang na-apply na rin yung basketball sa modeling. Pumayag ba agad yung mga mahal mo sa buhay? Family mo? Kung may girlfriend ka, pumayag ba agad sila na? Ay, wala siyang girlfriend. Galit! Minitulo. Kaya may girlfriend ka daw ba ngayon? Meron. Bakit? Galit na naman. Nakakaloka. Pumayag ba sila na mag-join ka sa mga ganyan? Makita, magtitilian ng lahat, di ba? Yung kasi mga ganon. On my own ako, sabi ko, pag gusto ko sumali, sabi ko sa kanila nung nakasali na ako. Minsan nga, hindi pa nila alam, paalis na ako. Talaga. Sa bagay, kesa naman nagda-drugs, di ba? Dito na tayo sa nagmo-model na lang. Kumikita ka na, nag-enjoy pa siya, di ba? Hindi ka ba nakatanggap? Kasi usually, may mga hearsays ako, partner, na pagka ganyan, sumasali sa mga bikini contest, halimbawa, o kaya mga pageant, mapababae, mapalalaki, after the show, may mga proposals na kaagad proposals. Na natatanggap. Nagkaroon ka na ba ng mga indecent proposals? Before, oo. Pero parang ngayon, parang wala. Parang natakot sila. Sino ang nagbigay sa'yo? Huwag naman sino. Negosyante ba? Doktor? Profesional? Ano, tambay sa kato? Matrona? Bading? Hindi kasi, na-experience ko yun sa nag-work ako before sa sales ng condo. Okay. For 4 months, 6 months. Ba't hindi mo ako binenta? Kung ikaw nagbe-benta sa akin? Loose deal agad yun. Oo, bumili ako ng 64 units. Isang building yun. Isang floor. O go, tapos? Ayun, minsan tatawag sila madaling araw. Tatawin kung magkano ka, agad. Magkano ka? Oo, magkano ka, agad. Oo, parang nagbebenta ako, hindi naman ako. Ako na pala yung binibili. Oo.
talaga. How do you turn them down without them being offended? Kinakabahan mo ba ng suntok? Hindi, hindi. Minsan, kinausap mo maayos eh. Parang client, client is client pa rin eh. Mm-hmm. Pero pag minsan sobra na, talaga mapapamura ka na rin talaga. Oo naman. Meron, anong ibig sabihin ng sobra na? Bastos na talaga. Na, oh, bastos na. Minsan lang talagang tumigil. Magkano ka isang gabi yung correct, mga ganun? Yung mga ganun na, tsaka ano na talaga. Yung mga ganun, okay pa nga eh. Kasi pero minsan iba talaga, sobrang bastos na talaga. As in ano? Ganun? Oh. Paano so, ulit, paano ulit? Hindi, mamay, babulong ko sa kanya. Bakit ka makasali? Silang binubulongan ko, tapos gusto mo sumali dyan. Kakalurig. Pero ngayon wala na masyado. Parang naging ano lang eh. Parang relax na ako sa industriya ngayon, parang friendly niya sa iba. Hindi ka ba homophobic? Minsan. Ah, minsan. hindi ka, ngayon ba, kumbaga, parang confident ka na kapag humaharap ka sa maraming tao, kahit naka-trans, okay lang? Okay lang, oo. Talaga? Ano ang feeling nung ganun? Parang may damit ka rin. Talaga, hindi ba hindi mo inisip na parang... Eh, bakit hindi ka pumunta dito na naka-trunks lang? Total na confident ka? Di ba, pwede pa yung second segment naman. Ah, okay. Eh, di ba? Kung confident ka, di ba ba't naman hindi? Parang hinahamon mo si June. Wala naman tayong mali siyang lahat. Gusto ko, mamaya, ha? Ako pa paano nangyari sa rampahan? Hindi, gusto ko ito lang ang suot niya, yung sash. Nakakatuwa naman. Ipakita natin yung sash mo. Ikaw magsuot partner, minsan man lang ma-feel mo na may award kang ganyan. Hindi siya magsuot, baka may magkakasuot sa inyo. Ma-experience mo lang. Hindi ba yan? Suot mo, suot mo. Sige. Uy. Oha. Sa lalaki kasi ganito eh. Na sash. Sa babae kasi di pa. Ah, correct. Okay. Sa lalaki ganyan. Oh, yan. Ah, ganyan, wag mo nang tanggalin hanggang mamaya pag-uwi mo sa bahay. Hindi, tanggalin mo yung shirt mo, tapos yan na lang matitira. Actually, sa Manhunt, sa International, lagi namin sa auto, kumain o lumabas. Talaga? Oh, grabe. Ayaw patanggal. Talaga? Pero, kahit natutulog. Yun lang yung pahinga niya. Kasi yung nakalagay sa kanya, parang Philippines yung dalawa, di ba? So, lagi mong dala yung country. Eh, tsaka nga, they are being judged for 9 days sa lahat ng ginagawa nila. Mm, tama. O, di ba? Hindi mo ba na-feel kasi judged kayo ng, gin-judge kayo, hindi ka ba naka-feel na parang, plastika na to, I have to be kind all the time, or these other people, these other contestants are nagpa-plastic lang sila kasi may nakatingin and people are judging, ganun. Mm. Hindi naman. Yung 52 countries na yung kaibigan ko sila lahat. Talaga? Kahit malimbawa Puerto Rican na, nag-uusap kayo ng ano? meron dun ano yan, tawag nila parang mafia, parang yung ano nila, yung language nila. Language nila? Parang ganun sila magsalita, ang gulo nila. How do you understand them? Or hindi na lang English naman. Kailangan English. Pero may hindi nag-English siya, yung roommate ko. Si Turkey. You understand? Ganun eh. Back, Turkey. Sorry. Kakapanood yun ng mga barangay eh. Manhunt tayo, partner. International nga pa. Back, Turkey. Diba sa barangay sa mga gay beauty pageant sa barangay? Oo. Yung mga ganyan. Baha doon, baha dyan. Bahamas! Turkey! Ay, anyways. Sorry, huwag ka na magalit. Sabihin, napaka-jolog siya may tunay ba nito? Hindi, kung roommate mo siya, paano mo siya nakakausap? Ay, sign language talaga. Talaga? Kailangan may ano. You do this. Kailangan may whiteboard, tsaka pentel pen. Para magkaintindihan. Parang mabait yung Turkey. Tsaka yung maganda yung mukha, parang Christo yung mukha nila eh. Talaga? Wow. Ang galing mo talaga na naungusan mo silang lahat, 70 blessing, plus. Blessing. Ang galing plus. Talaga. 53 plus. Tapos lahat sila ano naungusan. Nung pagbalik mo sa Pilipinas after nung competition, ano yung nangyari? Ano yung welcome na binigay sa'yo ng Philippines? Warm welcome. Tapos sino yung nag-organize nung... Si Manhunt din, Manhunt Philippines. Manhunt, oo. May lumalapit sa kanila. Tapos, kailangan namin guesting for this, for show, for print, ganyan. Pero sayang, no, kung siguro nabigyan pa ng ano, ng mas magandang exposure, yung pagsali niya, yung, o kaya yung habang lumalaban ka, may coverage man lang. Oo nga eh, wasn't it covered? Ano hindi ba siya... Kailangan pa natin bilhin yung ano, yung yung rights. So, pero palagi ko pupunta dito eh. Kapalabas natin for sa channel dito. Kaso, babayaran pa din. Oh. Mino-workout pa. Sana nasa naging mas maganda yung mile age siya na mas pinag-usapan ng tao. Lalo mas nakilala ka, yes, di ba? Yes. Napakala. Actually, ano yun eh, parang pride yun eh. Yes. Pride ng bansa yun. Ang hirap kasi sa atin, Miss Universe lang yung alam nating pageant. Di ba? Pero sa totoo lang, ang dami-daming napapanalunan ng Pilipino. Di ba? Na...
O, di ba, bongga. Metrosexual ka ba? Yung isang metro na lang, ano, homosexual. Metrosexual. Mabalidoso. Talaga? Ano ang daily ritual mo? Pagising sa umaga? Hilamos. Tapos, eye cream. Tapos, day cream, parang ganun. Ay, may mga, magganyan ka na, para kuminis kang ganyan, super. Oo nga. Kinis-kinis ko naman sa camera. O, sa camera lang yan. Ito, live na live. Hindi ko nila maganda yung ilaw dito sa loob. Diba? Kumikinis tayo pare-pareho. So, may mga pinapahit-pahit ka. Kasi kailangan eh, parang pag humarap ka sa tao, dapat maayos yung itsura mo. Lagi lang sa trabaho namin. Pero before ba, nung hindi ka pa sumasali, ganun ka na talaga? Naglalagay ka na ng mga moisturizer? Nung basketball pa lang ako, ano? Moisturizer? Nagwa-basketball? Nung basketball lang ako, kailangan lang ganun. Kailangan talaga. Oo, hindi kasi it comes... pakit ka sa basketball court. Correct, correct. Tama. Tsaka kailangan sa basketball court pa, Wiz. Ang hirap naman ako moisturizer. Ang katit kaya nun. Mag-retouch muna ako. Powder, pawisan muna. Pero now that he joined, kasi syempre, face na talaga yung katawan, di ba? So, ibig sabihin, talagang kailangan ka rin, di ba? Kailangan paggastusan. Mas dumami ba yung mga girls na pumapalibot sa'yo o nagpaparambang sa'yo ngayon? Oo, at naiinis na ba yung girlfriend mo? Dahil ikaw na si Mr. Manhunt ngayon. Correct. Mas dumami naman yung friendly na girls. Tapos yung girlfriend ko sobrang selosa na ngayon. Dati hindi naman siya selosa. Okay lang dati. Pero ngayon grabe na. Talaga? Pinakamatindi na, no? Ipinagselos ng girlfriend mo sa'yo. Nitong ikaw na si Mr. Manhunt. Oo, may ginawa kasi ibang girl. Siguro sa Twitter, pag nagre-reply lang sa ano, sa fans. Yun na, nagsiselos na ka agad? Selos na agad? Ang insecure naman yun. Siguro hindi maganda. Pinagpitan ka! Ang insecure naman yun, Twitter lang. Nakakaloka. Hindi, joke. Joke lang. Okay. Baka naman ibang klaseng reply. Baka naman kasi yung reply mo. Parang concern naman ako. Pero kaibigan naman namin. Parang sabi ko, oh, may sakit ka. Friend namin talaga sa ano. Common friend, kumbaga. Close kayo, ganun. Nagselos. Siguro, you can't help it eh. Ganun talaga. It comes with the occupational hazard. Ganun talaga. Hindi na may iwasan. Dapat siguro intindihin talaga ng girlfriend. Matagal na ba kayo ng girlfriend mo? 3 years na kayo mahigit. In fairness, ang tagal na. Pero nakakatawa kasi nagselos. Parang dapat isinama natin siya dito. Ah, talaga, mas feel na feel mo. Dapat isinama din natin siya dito para ano. Ayoko, mamaya sexy tapos sasaka na pag nanganak na ako. Next time na, wala akong laban kung sexy, 'di ba? Na Batanggen niya din. Bulacan niya. From Angat, yes. Tagalog din. Tagangat. Ay, mga puro Angat Tagalog. Malapit mo. Ang ganda mo ba? Nakatira sa dump. Sagana sa tubig in Chinese. Oo, di ba? Baka naman diwata. Diwata na. Nang tubig, o, di ba? Pero wala siya dito eh. Nasa ano siya? Flight attendant eh. So, bira ako magkita. Maganda, sexy. Mm-hmm. Matangkad mo lang. At domestic, international? International. Kuwait Airways. Wow. Oh, di ba? Kuwait Airways. May chance ka pa, partner, malayo. Eh, bihirang umuwi yun. Eh, magbuti nang inaalam natin yung mga ganyang klase mga usapan. Nakakatawa naman. Pero ano, natural lang naman magsiselo siya, di ba? So, maganda ka nagsiselo siya, kasi hindi. Mamaya, pag-usapan pa natin yung mga bagay tungkol kay June. Kasakit ang ating Mr. Manhunt International 2012. Yun, o. Alain mo yun. Yun, o. Naipon po yung laway ni Nicole Yanas. Bibigla na pahigup siya. Corrected, boy! Mamaya po yan sa pagbabalik ng tambalan sa DZRH at dito sa RHTV! Mga pagkain masarap kainin na nakakabawas ng timbang. Mga lutuing sosyal ang pangalan at napakamahal sa hotel na simple lang palang gawin. At mga tsibog na pag pinagsama-sama, di mo akalaing champion ng lasa. At mura pa sa isang show na lalabas ang sarap. Show Rap!
Sabado, kasabay sa oras ng luto mo. Show Wrap sa RH TV. I am not fat, I am pregnant. Five. In a few ano manala, in a few weeks malalaman ko na kung anong gender niya, di ba? Nagsisisi ko ngayon sa Nicole Yala, mga kaibigan. Dapat una muna nagkaroon ng interview with June. Oo, bago ako nabuntis. Hindi, joke. Of course, still with us ang ating Mr. Manhunt International, fresh na fresh, di ba? For 2012, June Makasee. Kaya na. At pinag-uusapan natin ang kanyang girlfriend. Oo, kasi flight stewardess, yes, di ba? So, every tuwing kailan lang kayo nakikita, no? 2 months or 3 months. Ayan, sige. Ako sa, ano, sa Thailand. Kaya nagpunta ako sa Thailand, sanay na ako sa, ano, sa mga tao dun. Correct. Blessing ko nga kasi alam mo, sa akin yung lugar. At saka plus, ang favorite ko ang Bangkok eh. Sobrang kong favorite ang Bangkok. Parang lang siyang Pinas. Parang lang yun. Ang sarap ng food. Tapos yung shopping. Oh, we have so much in common, Chuper. Oh. My God. Hindi ako makarating sa Quiapo lang ako nakakarating eh. Hindi, plus ang yung exchange rate, hindi mahirap. Mm-hmm. Diba? 1 is to 1.3 or 1 is to 1.4. So, madali lang ang computation. So, madali makapasok. Oh. At saka yung sistema parang Pilipinas lang din. Correct. Yung lugar parang Pilipinas lang oh, din. Oo. Oh. Diba? Pag maglalakad ka, Bangkok pala to, Avenida. Akala ko Avenida. Oh. Parang gano'n, di ba? Correct. Oo, kaya maganda sa Thailand. Okay, so every 2 or 3 months na kayo nakikita. So dun sa mga 2 or 3 months sa bakante ka, text mo lang ako. Hindi, baka lang you need a friend. Sarat. Kailangan ng PA. Oo. Oh, mag-asikaso sa'yo, maghahawak ng sash mo. Di ba? Kahit tagapaghawak lang daw ng sash, okay lang yun. Pwede. Hindi ba magseselos yung girlfriend mo kung sakasakaling ganun yung maging sistema? O, oh, may mga ba? Mag-apply siya. Hindi ako. Limbawa may mga babae na mag-apply. Kahit tagahawak lang ng sash. Magseselos yun. Magseselos. Siguro driver hindi. Nalalaki. Oo. Basta babae na mag-apply. Talaga. Sino yung mga kasama mo nung sumali ka? Oo nga. Family? Sarili ko lang. Punta ako doon. Ako mag-isa. Dala ko yung... Talaga? Oo. Dala ko yung ano ko. Dala ko yung costume. Ikaw may dala ng costume mo. Damit mo lahat. Lahat. Dala ko. Nakapinakita sa akin ni Emma Rod kanina, partner, yung suot niya. Ewan ko kung sa Manhunt yun. Yung laki-laki mong pakpak. Parang may pakpak. Dala mo yun? Dala ko yun. Dala ko yun. That's for the international competition. Yes, yes. Dala ko yun. Hindi ako, ayaw ko masa sa kotse nung, ano yun, nung sa Thailand. Nung pakpak na yun. Para kang hindi makapagdala ng ibang damit dahil sa pakpak na yung partner. Tapos wala kang PA? Wala, wala. Bakit? Ba't hindi mo ka tinawag? Di bakit? Ganun talaga eh. On my own na lang talaga ako. Nung sumali ako before, on my own rin ako. And is that a choice or? I don't have a choice. I don't. Now you have Kaya a choice, but you can have people like us. You can have us na parang hindi masyadong halatang ta ako lang partner, de ba? Okay. Sino gumawa ng pakpak mo? Oo nga. Hindi ko alam eh. Masa pinagpa-design sila. Sinusuot lang siya sa'yo. Oo, hindi, sorry, hindi ko nakuha yung pangalan eh. Mm-mm. Pero ginamit ko siya doon na parang sari manok siya. Ano yung pinaka- ano yun? Parang yun yung national costume? Yung ba? Parang ganun? Parang ganun. Oh. Sabi ko pagdating ko doon, ano ba ito suot ko? Sabi ko, sorry, pakpak. Model ako, kaya ko ito. Ano yung pinakagusto mong, ano, pinakagusto mong category or part ng competition? Yung nag-trunks, yung nag-formal, yung nag-national costume, or yung casual interview? Pinakagusto ko doon is yung formal. Ah, talaga? Formal, formal. Dapat may picture tayo para habang in-interview natin siya. And then, kuha tayo ng pictures and then we can flash on screen. Yan. Diba? Para ano, para okay. Yung formal kasi, ibang sa modeling dito, diba? Hindi nila alam yung gagawin nila. Kasi yung ginawa ng mga countries, marami pa nakangiti. So, hindi ka mukhang mayaman. Ah, ganun ba yun? Hindi ko rin alam yung partner. So, pag kailangan nakapag-formal, bawal ngumiti yung partner. Parang kailangan galit ka. Yung gano'n. Intindi mo parang mayaman. Oo, tama. O tama, may nakita ka na bang Zubelde Ayala na naglalakad na tawa ng tawa? Wala. Di ba? Pardon, hindi tayo bakit. Kunti na lang, halakang agad tayo. Hindi tayo pwede sa mga formal-formal na gano'n. Pero magandang tip yun ha, for those people na who are gonna join competitions na mga ganyan. Correct. If you're wearing something that is formal, hindi ka naka... Decent. Di ba? Hindi naka-open mouth. Walang waki-waki. Pag nag-picture-picture, walang waki-waki. Decente, mukhang mayaman, feel mayaman, di ba? So, sabi nga nila, party, pag ang mga mayayaman daw, kapag humingiti, hindi lumalabas ang ngipin, gano'n lang. Gano'n lang. Gano'n lang. Hindi ko
Pero hindi natin gaya magpanggap-partner. Lalabas talaga yung totoo natin. Ayaw natin, ayaw natin yung mga ganyang klase. So, ganyan pala yun. Kapag formal, formal wear, hindi yung tipong ngiting-ngiting, kailangan papogi, sophisticated ang dating. Nung una lang ako, tahimik lang ako, sabi ko, hindi alam na ito mga gagawin nila. So, nung rumarampan na ako, tas forma, konting ayos-ayos sa judges. Oo. So, nakating kasi judges contact. Na. Eye contact. Ang mga judges, from different countries din? May iba, may taga-ibang bansa. May taga-Pilipinas? Meron yung si Ricky Abad, hindi niya alam na mag-judge siya. Siya yung sponsor nung underwear, nung swimwear. Tapos, ipinasok sa judge siya nung mismong araw na yun. So, pati siya nagulat. Hindi rin siya ready. Bigla na lang. Bigla. Okay. Pero pag ganyan, di ba pumunta ka on your own? Mm-hmm. How about your makeup? Do you do it on your own also? Nagdala na ako sarili ko. Para sure na. Pero tapos you can do it on your own. Marunong ka na rin. Powder lang. Parang... Sabay lalaki na wala namang eyeliner. So, madali lang, powder lang yan. So, bagay, ewan ko. Di ba may mga contouring pang nalalaman? Ewan. Sa yun sa katawan? Oo nga. Nagdala lang oil. Bumili lang ng oil sa... Uy, di maganda talaga yung katawan nito ni Jun. Na kailangan maraming funda. Di ba? Wala nang dapat itago. Walang leg makeup. Walang mga ganun channelin. How do you maintain your abs? Yan. Six-pack abs? Workout ako everyday. Anong klaseng workout? Chop suey. Halo-halo ako mag-abs talaga. Okay. Kailangan talaga yung pahinga ko abs. Tapos, chest ako. Tapos, pahinga konti abs ulit. Tsaka sa kinakain rin talaga. So, ano ang diet ni June? Less rice. Minsan walang rice. Mm-hmm. Minsan brown rice lang siya. No salt, no sugar. No salt, no sugar? No may oil. Ano pa nakain mo, friend? Parang ako isama pagkakain, ha? Sigurado hindi masarap yung kakainin mo. Nakakaloka. No salt, no sugar. Sa bagay, steam. No pain, no gain. No ID, no entry. Parang ganun lang. Magkakadikit siya mga yan. Oo. So, you don't eat chocolates? Hindi. Mismong competition na. Para... Pero before, ganun. Or yung diet mo normal. Hindi ko alam kung masasabi kung normal yung diet mo ngayon kasi ngayon, parang dinideprive mo yung sarili mo ng masasarap. Ice cream, cake, salad, buong salad. Pero in moderation, konti-konti. Pero pag talagang may competition, hindi mo ako mapapakain. Nakita ko pala yung pagkain na umay na ako. Yung pag nakita may adobo. Pag inamoy ko na, busog na ako. Tapos kinikilabutan na ako pag nakita ko na yung mantiga. Ah, talaga? Ganun. Ayaw mo. Tapos natanggalin mo na yung balat ng manok. Sa bagay so, sana pag inamoy mo ba, kung maumay ka din? Try lang natin. Try natin. Tapos pag makita niya daw yung tabako. Hindi na. Ayoko, okay na sa akin yung ipapakita mo nilang yung abs mo sa akin. Baka magkasala ka sa asawa mo. Hindi na, papakita lang naman. Makasalanan agad. Titingin, makasalanan. Diba? Hindi kaya makasalanan. Pakita mo na daw yung abs mo sa pwede kanya. Ba? Sige, pwede ba? Meron pa naman. Pa pwede bang pakita natin sa ngayon na. Tatanggalin mo na daw yung damit mo. Hindi ganun tatas lang, tas, yan, sige. Makatayo ba ako? Kailangan mo ba ng tubo? Partner, magtigil ka, maghunos-dili ka ng konti. Nasaan? Tanggalin mo yung ano mo. Tapos tanggalin mo yung ano mo. Matrono. Ay, sadali lang. Nakakaloka. Okay. Sige. Sa screen muna ako titingin para hindi ako masyadong masyak. Meron pa naman siya. Kanin ba 'yung gusto mo? Naging kanin. May ulam! Ba't ba ako kumain-kain pa sa sapitin? Nakakainis ko, alam ko lang may ulam dito. Ang ganda mo ng busog ka na ba? Busog ka na? Bitin. Bitin ako ng slide. Ang ganda na nga, ng nipples niya. Asabi abs lang. Bakit yun naman yung tinignan partner, mo? Partner, kasalanan ko bang na mas nataas niya? O, diba? Ngayon naman your turn. Wag. Nakakatuwa naman. Sana hindi ito mapanood ng girlfriend mo kasi Twitter pala nagsiselos na siya. Ay, naku, nakakaloka. Ayan naman pala nanalo. Oo, nawala na si Nicole. Wala na ako sa concentration. Nasaan na ba? Ano ba yan? Hindi ko natuloy alam. Pag natutulog ka ba, wala kang shots. Wala naman sa script yun, ha? Ay, nagkagulo-gulo na. Hindi, what do you wear when you sleep? T-shirt. Sash lang daw. Ano lang? T-shirt tsaka boxers.
Minsan perfume lang. Ay, sarap naman ng perfume. Hindi, joke lang, joke lang. Text mo naman ako kung perfume lang. Ay, taga-spray lang daw si Nicole. Okay lang sa kanya. Kahit malayo, taga-ganun. Naloka ako, sandali. nawala sa, ano, sa katinuan. Nicole, ano ang mas pipiliin mo? Babaeng pangit na matrona o bading na maladyosa? Mm. Pwede wag na pumili. Oh. Ano ba yung choice? Nasa script yun. Oo na, ano, kung yun na lang, tatlo na lang kayo sa mundo. Oo. Diba? Tapos yun na lang mga pagpipilian, dalawa. Babae, ano? Pangit na babaeng matrona. O bading na maladyosa. Mm. Pareho lang ng offer. Pwede maging stay single na lang. Wala, ayaw niya. Ayaw mo? Ayaw niya. Ayaw niyang pumili, di ba? Wala ka bang yung girlfriend mo ba, eh, nakikita mo siya na yung pakakasalan mo? Or, ayaw. Kapag tapos na pag-aaral mo, dahil ang ganda ng katawan, di ba? Tapos loyal, ano ba diba, yan? Di ba, kapatid pa naman, partner? Ay, mabaho pa amo, no? Imposibleng wala kang kapintasan, friend. Charot lang. Anong parte ng katawan mo ang gustong gusto pinaka, mo? Pinaka, you're most proud of? Love handle, tapos yung ano? Ano yung love handle? Obliques. Yung dito. So. Pwede mo bang ituro kung alin yan? Hindi ko kasi napag-aralan niya sa anatomy. Hindi, turo mo daw. Turo mo daw kay Nicole. Hindi, hawakan ko nila. Lapit ka. Mamaya ka lang. Off camera. Nakakaloka. Ano naman yung parte ng katawan mong gusto mo pang i-improve? Ano ba? Siguro, perfect partner. Okay, nahihirap pa mag-isip eh. Wala nang i-improve. Ano pa kaya? Hindi ko masyado kasi iniisip yung ganyan. Bang confident ka lang, okay na eh. Parang... Tsaka pag alam mo, pag batang genyo, masarap magmahal yan. O naman. Diba? Tsaka mababait. Ang mga taga-South partner, mababait. Yan, yan. Ganun din yung mga taga-North kasi may yung girlfriend niya taga-North eh. So, mababait yung mga yan. Tsaka may naging jowa akong batang genyo talagang... Magaling? Oo naman. Hahanapin mo. Ano, hinahanap ko talaga. Hiniyak ako nga na matagal eh. Sabi ko naman, ba't nawala? Di ba? Masarap magmahal ang mga batang genyo. Correct, di ba? Kaya ano, bongga talaga. Ano ba yan? Init. Lakas-lakas na po ng aircon pero nag-iinit pa si Nicole ngayon. Ang init dito. Kakaloka. Meron ka bang naka-line up na mga sasalihan pa or meron na ba sa yung in-offer ngayon? Ano mga susunod mga projects? Projects ko, baka magkaroon ako na sa travel show. Wow! Uy! Mamaya, makipag-usap ako sa konta ko. Tapos, Singapore. Ano to, mag-host or mag-guest? Or? Parang semi-hosting. Parang, wow. Parang messenger ko for the show. Parang, galing. Sunod-sunod na yan eh, ganun talaga. And then what, di ba, pag halimbawa, pag Miss Universe, meron siyang 1 year na reign, so 1 year siyang may mga gagawin, di ba? Yes, as ambassadress of Chuva Chuva. Ikaw, may mga, ano mga gagawin? Meron ako sa Malaysia, meron akong sa HIV, ambassador ako dun. Kaso nalipat yung date eh, so hindi pa ulit ako nakapunta. Dapat last month yan. Tapos Singapore, ambassador ako sa Urban Mail. Ako yung model nila doon. Okay. Tapos Zappi Shoes sa Thailand. Ako pa rin yung model nila. Ano, international yung mga May cash component ba yan? Component, may mga... Meron. Guling. Tapos wardrobe nila. Pag mayaman ka na, huwag mo kaming kakalimutan na. Pagdating ng Pasko, mamamas mo kami sa inyo. Ay ako, pwede. Kahit pahawak na lang ng abs mo, kahit di mo na ako pamasko. Baka ako pa magbibigay ng pamasko sa'yo. Mahawak ka lang ang abs mo. O, diba? Hindi ba? How much yung na panalunan mo sa Manhattan? Bale, if we may ask. Sige, okay lang. $10,000. Kaso pababa yung dollar. $10,000. Pagpalit mo na, nakuha mo na ba? Partial yung bayad. Every 2 months, binibigay. Oh, okay. Tapos apart from that, may mga sponsors. Yes. Sa damit. Sa damit, tapos sa Thailand Villa Medica. Ano yun? Ano siya? Yung alam mo yung stem cell. Yeah. Sa ano yun sa international, sa Germany yun. Pero meron sa Thailand. Bila talagang meron ba? Meron sa Thailand. Mahal kaya yung mga iba pumunta pa ng Germany that. Oh. Yung mga artista. Tapos ikaw, sponsored? Sponsored nila ako. Wow! Transferable ba yung sponsorship na yan? Oo, sa magulang. Sayang. Sa mga kilala, sa mga friends. Sa mga nag-interview, gano'n. Hindi, tinanong ko sila dun eh. Hindi daw. Hindi daw. Sa ikaw lang talaga ang pwedeng kumain. Pati yung sa ano nila dun, sa gym nila dun, parang...
Ikaw lang talaga ang pwedeng gumamit. Yung price, pero nandito ako sa Philippines, hindi ko magamit. Oo nga, paano mo magagamitin yun, di ba? Huwag punta ko Thailand. Ganun lang. Ano pang gusto mong ma-achieve? Siguro, mas gumaling sa acting. Wow! Ah, gusto mo mag-mainstream? Gusto mo mag-artista? Oo. Umali mo, di ba? May mga producer, may mga ano, si Nicole, pwede mag-produce ng pelikula yan para sa'yo. Hindi, nag-produce. Nang wala sa oras. Bigyan ura-urade, ura-urade. Bigyan na kita ng pelikula. Nakakatawa di, naman. Kung talaga, kung yun naman talaga yung hinahanap ng puso mo, di ba? Mali mo mag-excel ka din, di ba? Madami namang models, madami sumali sa mga pageant na talagang nabigyan nag-start ng break. Nag-start sila as modeling. Oo. Sa modeling. At ngayon, magagaling na artista na rin, di ba? Sunod-sunod na yan. Talagang napakaganda, napakaganda ng break na binigay sa'yo and talagang ikaw pa yung ikaw pa talaga yung nagdala ng tagumpay para sa Pilipinas. Sunod-sunod na yan. Marami pang magagandang projects ang darating and sa'yo. And we are proud of you, di ba? Kasi talagang bongga ang na-achieve mo. Correct. And na hindi mo pinangarap, di ba? Kaya nga, kapag nakakarinig ka ng mga ganitong klase mga kwento, you always think that God works in mysterious ways. Di ba? Who would have thought, di ba, na pangalawang competition mo pa lang to, pero, di ba, pang international, ikaw na, di ba, pwede namang runner-up lang, pwede namang sumali lang, di ba, pero ikaw yung title kaya holder. Kaya special award lang. Correct, ganun, o, di ba? Pero ikaw, title yung inuwi mo. It means na meron kang, ano, meron kang mission na bonggang-bongga. Yeah! We're proud of you, June. And congratulations. So may gusto ko bang pasalamatan ngayon? Yes, lahat ng mga sumuporta, lahat ng mga nagbigay ng regalo. Hello, papuri sa'yo. Tama. Pasalamatan mo go na sila. Go ahead. Thank you kay Governor V, kay Vice Governor Mark Leviste, kay Nono Palmos, Embareto, Frederick Peralta, Mervin Albaran, Jim Acosta, Lacenta, mga taga Batangas. Salamat sa buong Pilipinas, tsaka sa mga Thailand na mga Filipino doon na sumuporta. Yan na. Maraming salamat sila. Tsaka sa family ko. Tsaka sa mga taga Dubai, tsaka sa mga taga Amerika. Sobrang celebrate sila sa victory US. Victory mo. Sobrang. Mga families mo rin ano na doon sa family tsaka mga Filipinos talaga. Galing. Kasi message sila dito, sobrang sobrang tumantuwa sila. Astig. Ang gwapo-gwapo niyo sa screen, no? Ang ganda ng ganda ng camera on natin sa on and off cam, ang gwapo. Sobrang. Ang galing. On and off cam, yan na. Pogi-pogi si June. Saya ko naglilihi ka pa lang ngayon, partner, di sana pinaglilihi. Tapos na eh, tapos na yung paglilihi eh. Bawal pa man din ihabol. Bawal pa man ding hindi pinagbibigyan yung ano, naglilihi, di ba? Eh tapos na. Ay, pag sinabing hawak-hawak ng arms, ganun. Di ba? Pag sinabing, "Diyan ka lang titigyan kitak dahil kung hindi mapapasama sa baby," di ba? Nakakaloka. late na. Oo nga, eh ayoko na mamagpanggap, halata na, di ba? Congratulations again and more power, June. Facebook and Twitter. Para i-follow kanila. Follow me on Twitter, JuneMac8. June Mac 8. Ayun, June, J-U-N-E? J-U-N-E-M-A-C 8. Eight. Number 8, yes. Okay, June Mac 8. Ayan. Ganun talaga ako. Ako pala, tayo pala yung naka-on. Dapat nagtanggal ka ng oil okay. Eh. Tumabig ka kay June, pumangit ka. Osha! Salamat! Thank you, June! Maraming salamat. June Makasaeta nga, Mr. Manhunt International 2012. Directed by, and of course, kayo nakatutok dito pa rin sa tambalan sa DZRH at sa RHTV. Mamaya, magbabalik kami. Oh, handa ka na ba sa isang kakaibang programa? Kumpleto na to! Balita, pinakahuling impormasyon, mga nakakagising na musika, at marami pang iba! Talaga nga namang jingle lang ang pahinga! Tuloy-tuloy, dere-derecho, hindi mo talaga iiwan! Salubungin ang Good Morning sa programa Sunny in the Morning with Kisses! With Sunny Casulia at Kisses Javier Hampson, mapapanood sa halos isang 1,000 TV channel ng RHTV live araw-araw alauna ng umaga. Sunny in the Morning with Kisses. City's for everyone. Go Star City City. Now.
May tanong ka ba tungkol sa pag-ibig? May sesi pang ga dyan. Live! May tanong ka ba tungkol sa relasyon? May sesi pang ga dyan. Live! May tanong ka ba tungkol sa politika at showbiz? May sesi pang ga dyan. Live! May tanong ka ba sa mga bagong balita at impormasyon? O kaya mga bagong kaalaman? May sesi pang ga dyan. Live! Kaya samahan mo na ng live si Pangga sa Pangga Ruth Abaong Live. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon. Mapapakinggan sa DZRH at mapapanood sa RHTV. Pangga Ruth Abaong Live. Partner, kaya nga ako naglagay ng space dito sa gitna nating dalawa kasi gusto ko, pag nag-interview sana kay June, makasait, nandito siya sa gitna. Hindi mo agad sinabi ka naman nakaramdam. Eh, syempre naman, dapat sa akin manggaling, dapat nakaramdam ka na lang. Ang bala ko nga kanina, partner, magkatabi kayo dito, tapos lilipat ako sa kabilang sofa. Oy, ba't puro balak, puro balak? Sana ginawa mo na. Dapat tinulak mo na kasi ako kanina. Galit. Mainit ula. Nakainis. Nabitin ka ba? Nabitin ka ba sa pag-ano, sa paghawak ng abs niya? Dahil total naman nakaalis na siya. Ito na talaga yung masasabi. Talagang... Hindi, nandiyan pa daw. Bumalik to. Hindi, nakikinig siya ngayon. Talagang nahilo ko nung pinakita niya yung abs niya. Sabi mo nga, abs lang yung titignan mo, pero nakarating hanggang ano? Nakarating hanggang sa dibdib. Eh kasi naman, abs lang naman yung tinitingnan ko. Ewan ko, ba't niya patinaas? Sabi ko naman sa kanya, abs lang. Ayun tuloy, hindi na ako makatulog niya. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng ganun. Yung sirap-sirap. Feeling ko nga, nagutom ka ng konti dito. Nangailangan ka ng kanin bigla. Ay naku, ewan ko ba kung ba't walang tubig dito? Ang init! Nakakaloka! Pero thank you very much, June, for your time. Oo, and naman. I'm sure maraming mga projects na naka-line up para sa'yo. And we're glad kasi after the competition, partner, sabi niya this is the first time na nagkaroon siya interview. Ng interview, yep. TV guesting and radio guesting. And pinagbigyan niya ang tambalang balasubas at balahura. Yay! Na makasama natin ngayong araw na ito. Correct. And napakabait niya, no? Mm. Talagang may kita mo sa kanya na wala siyang yabang, mm-hmm. Napakasinsero niya. Tapos ang bait-bait, ang sarap alagaan, gano'n, nakakaloka, wala lang. And very inspiring din, partner, kasi isipin mo yung nangyari sa kanya, parang, di ba, nagkataon na gusto mama lang siya sa isang audition. Mm-hmm. Yung friend niya talaga yung mag-audition, pero siya yung natanggap. Correct. Tapos sunod-sunod na, siya yung nabigyan ng magandang break, tapos nung lumaban siya dun sa Manhunt International na ginawa sa Bangkok, oh, diba? Mag-isa siya lang siya. Correct, isipin mo siya nagbuhat ng sarili niyang costume. Correct. Ang costume niya po, pakpak na malaki, ang laki kaya nung pakpak na suot niya. Correct, pero siya yung may dala. Isipin mo, ang dami-dami mong dala, di ba? Kung alam ko lang, kahit buntis ako, sinamahan ko siya. Pero thank you very much, June Makasaet, for your time. And we wish you good luck and God bless on your future endeavors. Yeah, and thank you again for guesting dito sa amin sa RHTV and sa DZRH. Yes, so ayan na, partner. Hindi ko nakalimutan paalala sa'yo yung dagdag ka. Ako, nakalimutan ko na nga, partner. Sabi ko sa'yo, paalala mo sa akin. Ito na nga, pinaalala ko na, nagreklamo ka pa rin. Ba yan? Ang sakit mo sa tiyan, ha? O, go! Alam mo ba na ang mga tulya, ano mahilig ka sa tulya? What's tulya? What's in English ang tulya? Yung mga clams. Clams. Clams o kaya yung mga... Shellfish. Shellfish o tama tulya. Ba? Hindi, clams lang. Alam nyo ba na mga tulya ay pinanganak talaga silang mga lalaki? Yung mga tulya? Lahat sila, lalaki, partner. May gender partner. Sila? May gender war din yan, partner. Talaga? May gender, mga gender issue din yung mga yan. Hindi, yung clam, yung ganun. Oo, oh, yung tapos pag hindi mo pinapasin, iihi ang kami nun. Yung ba yun? Oo. Oh, okay. Alam mo, pinanganak talaga silang lalaki. Lalaki. Pero some point in their lives, pwede sila maging babae. Nagde-decide sila, gusto ko na maging bibigandang hari. Ah, ganun? May choice. May choice sila. Gusto niya na maging babae. Paano? Bigla. Hindi ko alam, hanggang doon lang kayo strip pag magtanong. Sinasadya ko talaga magtanong, no? Para halatang-halatang, wala ka naman masyadong alam dyan sa dagdag kaalaman mo. Nakakaloka ka. Basta yun, nagdi-design lang sila na magbagong anyo o maging babae pag dumating na yung panahon na gusto nila. Ah, hindi ko alam kung bakit. Pero pwedeng ano. Pero ang isa naman dagdag na kaalaman na alam ko na kunento sa atin ng boss natin, mm-hmm. Ang mga tao naman, lahat tayo nag-umpisa bilang babae. So yun, parang ganun din. Pero eventually, yung iba, nagiging lalaki. Eh,
kaya gumawa yan ng mga tulya. Sa atin, sa ating mga tulya, sasabihin nila, makalalaan tayo pag pinanganak. Oo. Kasi eventually, magiging babae if we choose to be. O, yan. Diba? Galing. Ang tawag dyan, wonders of nature. Correct. Naku, nakakaloka. Thank you for your dagdag kaalaman, diba? Partner. Sana nakatulong sa lahat ng mga nagiging sa pero titigilin ko na yung pag-inom ng tubig baha. Ganito talaga yung epekto. Oo. Nagkakaroon ng, ano, ng amnesia. Tsaka try mo magupit ng bangs. Baka sakali makatulong, tumalino ka, partner. O yan, tabayanan, susunod dito sa DZRH, ang napakagaling, ang napakatikas na direktor, o, di ba? Si Direk Badong. Oy, Direk Badong, napakagaling na direk ng, diba? RH drama. Correct, susunod na siya dito sa DZRH at after our program. Ayan. O, hanggang sa susunod na linggo, mga kaibigan, huwag kayong aalis. Siyempre, dating oras, dating gawik, kulitan na naman kasama ang tambalan. Directed by, lagi yung mag-antabay sa amin, ha? Para humaba yung show na to. Yan. Tapos magkaroon ng sponsor. Pagka ng sponsor, may pera na rin kami. Pag may pera kami, may pangkain. Yan. Pag may kain, may pangkain, masaya. Diba? Thank you very much sa pagtutok sa amin palagi. Muli po mga kaibigan, ito ang tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Until next week, bye-bye! Ingat! God bless!